Good morning, guys. For today's video, I will be showing you something na I think hindi pa na i-feature sa YouTube or kung saan man. Not sure ha, pero nag-research ako. Wala pa siya eh. So, bali, for today's vlog, I will be showing you a simple hack wherein makakatulong sa inyo para maayos yung mga motor nyo, especially dun sa mga wala pang pampagawa, wala pang pampaayos katulad ko, kaya ganito muna ginagawa ko. Kaya guys, please help me subscribe to this channel and help me reach yung 1,000 subscribers and 4,000 airtime views ng YouTube. So bali, this is my father's Suzuki Skydrive. So yan, bali, ako nang gumagamit yan ngayon. So yan, so medyo madumi siya. May marami na rin tama. Ayan, yung mga pininturahan niya na sablay. Yung mga tama, ayan oh. Ayan yung sakit ng Skydrive, di ba? Nagbubuk, parang nagbubukbuk yung sa panel niya. Though, eto ay napinturahan ko na hindi lang maganda yung masyado yung pagkakaliha. So yan, marami siyang tama-tama. So yan, yan yung mga susubukan nating alisin mamaya. So yun guys, bali, hantayin nyo na lang yung mga later na updates ko. Hugasan ko muna siya para maganda yung pagkakaayos afterwards. So yun guys. 3,000 years later. So yan guys, so bali, as you can see, malinis na siya. Or at least nasabon ko na. So yan, bali, sa mga activities nyo nga sa motor nyo, I would recommend na syempre, linisin nyo muna yung machine nyo. So para mas maging effective yung gagawin nyo. At syempre, kung sa ibang pananaw naman, syempre, mas maganda, mas malinis yung motor mo. So, safety first pa rin sa paggagawa kahit na simpleng bagay na gagawin nyo. Safety first, think of safety first. So lumaki kasi tayo sa Japanese culture ng pagtatrabaho. So yung pinaka-important na thing in anything that you will do is yung safety. So yan guys, so bali, ang purpose na rin ng paglilinis is syempre ma-remove yung mga dirts, of course. Then yung mga wax na in-apply natin. So yan, hanggang sa pinaka kagulong-gulongan niya, kasingit-singitan, linisin nyo. Mas maganda syempre, mag-umpisa tayo magtrabaho ng malinis. 5 best kumbaga. So yan guys, wait for later updates. So hugasan ko lang to. Bali, babandawan ko lang. Then afterwards, yung sa mismong agenda na natin, yung hack natin. So yan guys, 3,000 years later. So yan guys, so bali, tuyo na siya, or somehow tuyo na siya. So yan, medyo luminis na siya. So yun, bali, sa drying naman, emphasize ko lang yung way ng drying ko. Correct me if I'm wrong, comment nyo dun sa baba kung meron kayong mga nakitang mali doon sa mga sasabihin ko. Comment nyo lang sa baba, but this is for me. So sa drying, ang inuuna kong pinupunasan, so I'm using nga pala yung kamoy, yung normally na pangtuyo natin sa motor natin. So usually ang inuuna kong mga pinupunasan o tinutuyo is yung mga salamin. Ayan. Din yung mismong panel niya dito sa speedometer, salamin. Ayan, mga glass parts. Then afterwards, yung mga bearings. So yan. In that way kasi parang syempre yun yung mga parts na gusto mo talagang malinis. Una, yung mirror, syempre, tuyong-tuyo dapat yan para maiwasan yung smudges. Then, yung mga
bearings niya. Siyempre yun yung mga part na gusto mong malinis na malinis. So ayan, then later na, yung last mga part na is yung mga pang-ilalim niya, ayan, stambucho, yung mga mugs. Ayan. Then start from top. Siyempre from top, siyempre tumutulo yung mga tubig pababa. So mahirap naman paulit-ulit ka ng punas para lang matuyo. Yung mababasa lang uli eventually. So yun, guys, I'm giving you everything na maisip ko na I think would benefit all of you. So at least for me, ito yung style ko. So as I said nga, you can comment down below kung may mga other suggestions kayo about this video or about my techniques. So basically, para ma-improve din, baka mali ako, ma-improve din ako dun sa mga ways na ginagawa ko. So I believe in continuous improvement. So comment lang, provide your suggestions. Ayan. Then yung safety. Pag naglilinis kayo, make sure, mas maganda nga magpaana kayo, especially pag mga tiles na ganito ang pinaglilinisan nyo. So iniiwasan natin yung pagkadulas nyo na eventually can lead to serious injuries. Hindi natin masasabi. Everything is possible. So ayan guys, wait for the actual hack time. Train muna for now. 3,000 years later. So yon guys. So if ever na malamang karamihan sa inyo nagsasabi na ano kayang pinagsasasabi nitong kolokoy na to. So yon, nandito na tayo sa mismong application niya. So yon. So ang item na gagamitin ko for today's vlog is eto. Tren. Yan. Kiwi na shoe shine. I bought this sa tindahan lang diyan, marami diyan sa tabi-tabi. Binili ko siya ng 9 pesos or 10, parang 10. Marami kasi akong binili, parang ganun lang presyo niya eh. So kung magwo-wonder kayo, saan gagamitin itong lokong to, yung shoe shine na to, eh motor to. Sapatos yan, di ba? Puro kayo kalupo. Dito. Ayan, kung nakikita nyo, itsura niyang side mirror ko. Cheap. Faded na. Sobrang faded na siya. So, yun. Hindi ko napapatagalin. Hindi ko na siya papatagalin. Meron lang nagpa-park doon. Medyo shy type pa tayo ngayon. So, hindi ko na siya papatagalin. So, wala namang taga-camera sa akin. Ito na yung result niya ng application ko. So yan. Dark na, di ba? Yan. So be right back guys ha. Ang ingay kasi nung kapitbahay ko yung nagpa-park. Balik ako in a while. 3,000 years later. So yan guys, so I'm back. So yun yung shoe shine natin oh. Parang model ng motor. Discuss ko lang yung ginawa ko. So bali kasi nga, itong motor na to marami ng mga faded parts. Especially yung mga matte black na finish niya. So ang masasabi ko lang na review dun sa shoe shine na ginamit natin, maganda siya. Actually it's the first time na gagamitin ko siya, tatry ko. Then alam ko marami magtatanong, eh di gagamitin ko na lang yung mga VS1 o kung anong products na actually ginagamit nyo. Alam ko naman yun na pwede nyong gamitin yun. Ang kagandahan lang dito sa shoe shine na to, kahit hugasan mo siya, matagal siyang mag wear off.
Di katulad doon sa BS1, pag alam ko, pagka nasabon mo yun, wala na yan, balik na, apply ka na ulit dito. Matagal siya since tumitigas yung solution niya, itong kiwi, tumitigas yung solution niya doon sa mismong pinaglagyan mo. Hindi siya, alam naman natin, di ba, sa mga sapatos, talagang hindi siya nag-wear off ng pangmatagalan siya, yung ganun. Yun ang kagandahan sa kanya din. It is a work in progress pa rin naman. So, mag-iisip pa rin ako ng mga ibang application niya. At least, na-preview ko na sa inyo yung mga pwedeng paggamitan sa kanya or yung pinaka-background kung saan mo siya pwedeng gamitin. Alam ko, marami naman kayo na ideas kung saan siya pwedeng gamitin. Siguro, by the next videos ko na ilalabas, puro ganito. Kaya, please, subscribe na lang. Then, hit na rin yung notification bell para every time na may bago akong may isip or application itong Kiwi na Shoeshine, you will be the first to know and see. Then, makakapag-apply. So, yun guys, try nyo dun sa mga motor nyo, then give me feedback. No? Again, ulitin ko, this is a work in progress. So, alam ko, hindi naman lahat kayo maniniwala sa mga pinagsasabi ng ibang tao. At least for me, this one way na to help you guys na makita yung difference ng isang bagay over doon sa isang bagay din. Syempre yung judgment nasa inyo yun. No. Ang next kong gustong subukan maybe sa next videos ko or video, etong panel na to. Ayan, balik, kinuskus ko siya ng kutsilyo. Kasi nga talagang faded na siya din. Nag-chip off na yung mga pins. Then parang yung texture niya is, ewan ko, yung parang plastic nagde-degrade. Ayan. Hindi ko na naman siya masyadong lilihain. Kasi nga, susubukan ko yung Shoeshine sa kanya. Wala pa lang din naman akong pampaayos, tsaka wala akong oras para ayusin siya, papinturahan, kasi wala naman akong service na ibayan lang eh, nagtatrabaho ko. So yun guys, feel free to comment below yung mga suggestions nyo, comments nyo, and yung mga kung ma-apply nyo sa iba, please inform me through comments na lang para matry ko rin. Malay nyo sa ibang videos ko, matry ko. May ipakita sa inyo results. So yun guys, kung meron man ako makalimutan na sabihin, siguro include ko na lang dun sa description below para sa lahat. Yun guys, so bali, good day. Happy quarantine day and lockdown day to everyone. So today is, I think, April 4, 2020. So yun guys, happy lockdown days again. Enjoy nyo lang yung pagkaka-lockdown nyo, kagaya ng ginagawa ko, and think of something new. Always think of something new, cause I believe din dun sa kasabihan ng mga Hapon na there's always room for improvement. So yun guys, bye.